Umaga bago maganap ang eviction, nasurpresa ang housemates sa mga nakita sa iba't ibang parte ng bahay. Pagising ko kuya, nagulat po kuya ba't may mga bato po doon at nakalagay po yung mga lugar po namin kuya. Pasig, andito yung ano mo ah. Pasig. Ate, ano naman meron? Pakati. Ito, parang niya ate. Gabi na, nadaban to. Nagulat ako kuya kasi bakit may bato doon? Yung mga bato na yun kuya, mga kung saan kami nakatira. Sino taga Makati? Si Eslam. Eslam. Anong kaya gagawin sa mga bato mo? Nangangat ka din. Maya-maya pa pinatawag ni kuya sa na Paolo at Steph. Magandang umaga sa inyo, Paolo at Steph. Magandang umaga po kuya. Anong napansin niya sa loob ng bahay? Oh, may bato po at saka meron mga lugar sa Pilipinas po. And I think na those are the places na we are from po. Gusto niyo bang malaman kung para saan ito? Opo. Yes po, kuya. Merong sulat dyan sa loob ng kahon. Basahin niyo ito ng malakas. Housemate, sa pagsisimula ng linggong ito na pinapahalagahan ng nakakaraming Pilipino, nais kong mapag-usapan at maibahagi ninyo ang tungkol sa sakripisyo na ginawa ng inyong mga mahal sa buhay para sa inyo. Para sa special task ng housemates, pagninilayan nila ang sakripisyo ng kanilang mga mahal sa buhay para sa kanila sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga pangalan nito sa bato. Pagkatapos ay isa-isa silang magbabahagi ng kanilang kwento. Si Steph tila naging emosyonal habang nagdinilay tungkol sa sakripisyo ng mga taong mahalaga sa kanya. Well, I'm just a very emotional person, and while I was writing, my mind was really just filled with the thoughts of everything they sacrificed for me, and I just wish na I could do more for them then. Matapos magsulat sa mga bato, ang mga teen housemates isa-isa nang nagbahagi tungkol sa mga sakripisyo ng kanilang mga mahal sa buhay sa mga podium kung saan naroon ang lugar na kanilang pinanggalingan.